So what's up mga chong, it's your boy Brian O'Chill back at here again and again and again and again and again. Woo! So ito mga chong, dito na naman ako no. Pawala-wala tayo sa ano sa vlog eh. So mga chong, gusto lang gumawa ng vlog regarding dito sa R50 natin dito ay sungit no. Long term ownership review. Gusto lang din magbigay ng ano ng konting tips lang mga chong, para sa mga gustong umuha ng R15M na hanggang ngayon is nagdadalawang isip pa rin kung gusto ba nilang kumuha nito. And syempre bago natin simula yung intro mga chong, ipasok muna natin yung ano, intro natin. Yes sir! So yan mga chong, andito sa favorite spot ko dito sa lugar namin no. Yan. So yun po yung ano, yung R15 ko. Kasi medyo madumi lang kasi kaalinis ko lang nung isang araw, pero ganyan talaga ang ano. Kapag neon colors mga chong, madumihin talaga. So tatanggapin na natin 'yan. Lilinisan ko 'yan ulit. Ayun no, so, hanggang ngayon hindi ko pa rin napapalitan 'to. Sabi ko dati papalitan ko na 'to eh. Hanggang ngayon hindi ko pa rin siya napapalitan. Pero may gusto ko kasi akong gawin dito. Parang gusto ko nung ano, niisip ko kung magba-bar end ba ako, i-delete ko yung side mirror or yung stilt na side mirror. Parang naangasan din kasi ako doon. Tapos mag-ano dito, lever guard. So yun ang pinag-iisipan ko mga chong. Ngayon di pa ako mapag-decide. At saka wala pa tayong pira. Wala pa tayong pira. Ganun pa rin yung ulay niya, prismatic pa rin. Medyo may mga gasgas na nga siya oh. Ayan. Kailangan natin siya ulit i-buff. Kaso sobrang layo na natin ngayon sa norte para puntahan si Kim Moto Paint. So shoutout kay Kim. Ang dumi niya lang. Nakaano tayo ulit. Binalik natin yung tail tidy niya. Kasi diba summer na nga eh. So kailangan ano na tayo. Medyo kailangan po sexy na ulit yung ano, R15 natin. Ayun, nakakalkal pipe pa rin ano, wala yung tornilo na ito. Magandang pipe niya. Parang feeling ko na bawasan na yung pagka ano niya, pagka base niya mga chong. So meron akong gagawin dito, papa-clean natin tong i-modify natin tong kalkal pipe. Kakalkalin ulit natin, tapos gagawin natin tong shorty na kalkal pipe. Pero ito pa rin yung gagamitin natin mga chong. Tapos, ayan, naka-lower daw sa unahan, kaya di ako naglalagay ng winglet sa unahan kasi mababasag lang sa to yung ating ganyan. Yun ano, normal na ano lang naman siya na R15 long. Siguro na iba lang siya dahil dun sa ano niya, kulay niya na prismatic block kasi kakaiba yung kulay niya. At saka meron tayong eh, meron tayo nito mga chong, so phone holder din na tayo maliligaw. Pang ano ko lang dito, parang syempre 4 years na tong motor ko. Magpa 4 years na ba? Tama, magpa 4 years na to. So syempre since na pang daily ko talaga dati to, so ayan, talagang lalabas talaga yung mga ano, yung pagkupas ng kulay niya. Pero ano pa naman, presentable na presentable pa naman siya mga chong. And madali lang naman solusyonan yung mga ganyan. Kaya lang may mga problema ako dito, natanggal yung mga nuts. So yan, yan yung R15 natin mga chong. Appearance niya ganun pa rin. Ding ba tayo rolling? Mamaya di na naman tayo nag-record. Kala, check ko lang mga chong. Okay, good recording tayo. So wala pa naman akong binabago dito, nakakaiba mga chong. Stock pa rin yung makina natin, 155cc pa din. Mga chong, yun nga pala no, maraming salamat sa ano, mga subscriber natin diyan. Si Brian Yochil nga pala to, na nawala ng isang taon, na muling nagbabalik. So sana naman mga chong, magtuloy-tuloy na nga tong ano, pagbablog natin ulit. Kasi mag-onsite namin. So, ibig sabihin nun, araw-araw na rin akong babiyahe. So, hopefully ito hopefully mga chong, magmotor tayo araw-araw. Kasi meron na akong sasakyan eh. Pero, I'm thinking na syempre, magmotor pa rin araw-araw. Kasi, malang gas. Yung sasakyan ko, bala ko lang siyang ipang labas-labas, pang pasyal-pasyal, ganyan. Kapag nanawa magmotor, kapag, alam mo na, kapag may kasama, ganun. Hindi natin gagamitin yung pambabae mga chong. Meron tayong ano, meron tayong commander. Mayayari tayo yan. Hello motherfucker. Uy, napatingin pa. So lately nga ano mga chong,
nilabas na si R15M or R15V4 dito sa Pilipinas, sa wakas. Woo! Natapos na rin na ano, paghihintay natin. Eh, nagawan ko na rin siya ng vlog, mga chong. Kung di nyo pa napapanood, ito, panoorin nyo naman. 1,000 pa lang yung views, hindi ako sanay. Hindi, ano, ganun talaga yon. Siyempre, mawawala na tayo sa, ano eh, sa algorithm ni YouTube since matagal tayo hindi nag-upload. Pero that's fine, mga chong. Tuloy-tuloy na ulit tayo, so i-grind na ulit natin ang mag-vlog. So lang mag-usapan, mga chong, yung long-term ownership nga niya. No, kung ano ba yung feeling ko ngayon na meron ng bagong R15. May balak ba akong ano? Yun ang tanong eh, mga chong. May balak ba akong ano, mag-upgrade into R15M? Or in short, mga chong, sulit ba talaga si R15M para gawin kong ano, next bike? So unang-una sa lahat, mga chong, hindi naman sa ayoko, no, si R15M. Siyempre, ano natin yan, gusto natin yan si R15M. Kasi ano natin eh, R-Series enthusiast tayo. So mahal natin yung Yamaha. Mahal na mahal natin yung R-Series ni Yamaha. Talagang lahat ng R-Series ni Yamaha eh, di ba, gusto natin makuha. Wala lang tayong pera. Pero kung tatanungin mo ako, uy, ano, hirap umakyat. Hirap siya umakyat. Pero kung practicality lang ang pag-uusapan, hindi kasi ganun ka-practical si R15. Price point niya ngayon, 187, 193, 68 edition, yung top of the line, 193K, mga chong. Dun kasi sa price niya, parang ano na eh, overpriced na masyado, given though, mga chong, di ba, na yung specs niya talaga is kumbaga overloaded na siya sa specs. Alam niyo na yan, traction control, ABS, na matagal na natin hinihiling na dalhin dito sa Pilipinas. Meron na dual ABS, mga chong. May quick shifter na siya. Dati ano lang, sleeper clutch assist, ngayon may quick shifter na. Mas pinaganda yung kanyang fairings, di ba? Paano na siya, parang R7 inspired na talaga si ano, R15 ngayon. And at the same time, pati yung headlight niya, mga chong, headlamp, headlight, basta projector na siya. Hello, motherfucker. Shoutout R15, walang ano, walang helmet. Ba, may Bluetooth Y-Connect na rin. So para sa mga hindi nakakalam sa Bluetooth Y-Connect, mga chong, pwede mong i-connect yung cellphone mo sa motor mo. So parang may mga option na pwede kang gawin sa motor, like bike locator ata, may katulad. Basta mga chong, search na lang kung ano yung Y-Connect. Tapos naka-UYB shock na siya. So di ba, para sa ano niya, added features, sulit na sulit yung 30K na tinaas ng presyo niya. Pero syempre, kaya ako siya nasabi na hindi practical, mga chong, eh ganun pa rin yung kanyang engine, di ba? 150cc pa din, 155 VBA, mga chong. And ang isa pa dito na ayoko na ginawa sa kanya, no, is parang dinetune yung kanyang makina, di ba? Bumaba yung horsepower niya. So nakalimutan ko yung exact na horsepower, pero lalagay ko na lang sa screen. Same yung torque and same yung kanyang engine, sorry, yung fuel tank capacity, same pa rin, 11 liters. Same yung seat height, same yung kanyang pagka-aggressive, no, yung kanyang riding posture is very aggressive, mga chong. Subsob yung lahat ng specs, same pa rin naman. Talagang meron lang dinagdag sa kanyang features. Para sa akin, hindi sulit na mag-upgrade into R15. Kung galing na ako sa 150cc na motor, sports bike, gano'n, 150cc na sports bike or R15, kung galing na ako doon, I don't think na kukuha pa ako ng R15M. Eh, ganun din naman. Hindi naman mauuna ng R15M yung R3, di ba? Yung N400 sa pabilisan. Kasi kung nanggaling ka na sa ganun, sa ganung CC, mga chong, and mag-upgrade ka ng motor, parang hindi nga upgrade eh. Siguro nag-upgrade lang yung price sa yung specs, pero hindi ka talaga technically nag-upgrade ng motor. Di ba? Ang gulo natin, no? So in short, mga chong, ang sinasabi ko dito, di ba, kung mag-upgrade ka lang naman or
kung iniisip mo yung kung concern ka dun sa price ng R15 talaga, kahit hulugan pa yan mga chokor, cash, iniisip mo kung practical ba talaga, sulit ba talaga, syempre depende pa din yan. Kung iniisip mo yung price, ang masasabi ko lang naman is pricey talaga siya. Mahal talaga siya para sa 150cc na motor. And kasing bilis lang naman ni R15, diba? Kung ako lang naman ha, yung 193, yung 187k mo mga chong, napakalaki yung pera na yan. Pwede ka na sigurong bumili niyan ng version 2 na R3, no? Dagdagan mo na lang ng konti, ipong ka na lang kung may pang-cash ka. And kung may pang-down ka naman, di ba, mag-R3 ka na lang. Ako na nagsasabi mga chong, R3 na brand new or bumili ka ng R3 na second hand kapag meron kang cash. Makakuha na yan yung version 2 na R3. So, di ba? Hindi mo na concern yung speed. Kung sulit at sulit lang naman yung pag-uusapan, syempre, doon ka na sa power, doon ka na sa may power. Or pwede ka na mag NK400, di ba? Mag-add ka na lang, may 400cc ka na, expressway legal. Pero yan, alam ko dual apps na rin yung NK400 ha, mga chong. If hindi ako tama, sorry, pero sa pagkakaalam ko, is dual apps na siya. And pwede ka na rin mag Dominar 400, 'di ba? Ayoko nang sa Dominar kasi single cylinder lang siya. Parang pinilit lang siya na 400cc, masabi lang na meron kang 400cc. Pero don't get me wrong mga chong, okay ang Dominar kung gusto mo ng motor na makapasok sa expressway at the same time medyo tipid sa gas kasi single cylinder lang siya. Pero mabigat ang Dominar mga chong ha. So yun lang naman ang sa akin mga chong. Kaya sinasabi ko na hindi practical, hindi money wise bumili ng R15. Kung first owner ka or kung first bike mo siya, mag-upgrade ka. Pero kung ano mga chong, kung nasa puso niya talaga na bumili ng R15M, go lang syempre. Kung yun talaga yung pinapangarap niyo na i-drive dun sa ano, sa kalsada, pag dinadrive mo, 'di ba, nandoon yung saya mo na maibibigay. Okay, G. Pero syempre, sinasabi ko lang naman in the long run mga chong. Syempre mag-aano ka na eh, maghahanap ka na nung ano eh, parang mabibitin ka na sa power niya. Andiyan na, dadating na yung panahon na mabibitin ka na sa power niya. Isipin mo, dapat pala siguro nag-NK400 na lang ako para medyo may hata, malakas, pwede pumasok sa express. Yung mga ganong thinking. Siyempre ako mga chong, naisip ko rin naman yun. Paano kaya ako nag-ipon na lang ako ng konti? Mga ganon ba? Kung saan ka magiging masaya, dun ka. Yun naman ang pinakamahalaga dun at the end of the day. Kung ano yung magpapasaya sa'yo. Diba? Kung minsan ka nalang bibili ng motor, syempre yung pinakasulit na para sa'yo. Pero diba, opinion ko lang naman to. Tulad yan, may R15 na naman tayong nasa lubong. Diba? Pogi pa rin ang R15 V3 ha. Pero kung ako sa inyo mga chong, mag R15 V3 na lang kayo. Bumili na lang kayo na second hand na R15 V3 kung gusto niyo ng R15. Go R15 V3. Marami pa kayong mabibili diyan na na sariwa pa, bago pa, hindi nagagamit mga chong, mababa pa yung odometer, makinis na makinis, pressed in condition, mga kasi tawag nila. Marami pa nagbebenta. Dati pala, nilagay ko sa marketplace to siya, R15, binenta ko siya. Binenta ko siya ng 115. Eh kaso, napagawa ko na, ang dami ko nang napagawa ulit. So parang nanghihinayang na ulit ako ibenta. Tapos ngayon, gusto ko na lang siyang parang 4 kips na lang ganun. Total, marami na maaming pinagsamahan na itong motor na to eh. So ganun na lang siguro gagawin ko sa kanya. Itatabi ko na lang. Para pag pag mag-upgrade tayo ng motor, kunyari bumili tayo ng Ninja 400, no? Or NK400, meron pa rin tayong magagamit na 150cc na motor kapag gustuin natin. Kaya sana mga chong, bago kayo bumili ng R15M, pag-isipan nyo muna mabuti, tama yan, pag-isipan nyo muna mabuti. Kasi hindi naman biro yung maglalabas ka ng pera. Pero mga chong, sinasabi ko to, magiging masaya kayo sa R15, totoo yan mga chong, yan yung isa sa totoo. Ang ino-concern ko lang naman dito is yung practicality ba, yung money wise ganun, sulit ba siya sa 193k. Pero mga chong,
kapag binili nyo si R50 at ginamit nyo, syempre mga chong, talagang sinasabi ko na mag-e-enjoy kayo sa kanya, sa paggamit sa kanya. So yun lang mga chong, I think that would be, thank you so much for watching. I'm happy no, na unti-unti tayong nakabalik sa pagbablog. So ikukwento ko sa inyo mga chong sa next vlog na lang siguro, sa next video, kung ano ba yung reason kung bakit sobrang tagal yung nawala sa pagbablog. Meron kasing nangyari na talagang naging ano, naging life changing ba sa akin, no? So ayun lang mga chong, thank you so much, and once again, this is Brian Ocio, ride safe, and I'm out. Yeah.